Nilamon ng apoy ang lumang grandstand na ito sa Zamboanga del Norte Sports Complex sa Dipolog City. Base sa investigasyon ng BFP, nagsimula ang sunog sa bodega ng grandstand pero hindi pa alam ang sanhi nito. Tinatayang nasa 450,000 piso ang halaga ng pinsala. Wala namang nasaktan sa sunog na agad na naapula ng mga bombero. Bodega naman ng mga lumang gulong ang nasunog sa Bustos, Bulacan. Ayon sa katiwala ng bodega, nagsimula ang apoy sa pagsisiga niya ng basura. Kumalat ito hanggang sa naabot ang mga gulong. Nag-iisa lang daw siya ng mga oras na iyon at walang tubig, kaya hindi niya napigilan ang apoy. Maagapan ko naman sana po, kaso ano, wala po ang service, pang buhos po ng tubig po dyan. Nadamay rin sa sunog ang dalawang bahay at kulungan ng mga baboy. Wala namang nasaktan sa insidente. Sa Santiago City, Isabela, Barangay Hall ang nasunog. Kwento ng mga empleyado ng barangay, pagdating nila sa lugar, umaapoy na ang likurang bahagi ng gusali. Natupok ang ilang mahahalagang dokumento at gamit sa opisina. Agad namang naapula ang sunog. Inaalam pa ang sanhi nito. Halos 4 oras namang nasunog ang 3 gusali at 1 bodega sa San Jose City, Nueva Ecija. Base sa investigasyon, nagsimula ang sunog bandang alas 6 ng gabi. Sa bahagi ng bodega kung saan nakaimbak ang ilang paninda. Sa tindi ng apoy, iniakyat sa Task Force Charlie ang sunog para tumulong sa pag-apula ang mga bumbero sa ibang bayan. Inaalam pa ng mga otoridad ang kabuuang pinsala sa sunog at kung ano ang sanhi nito.